Panginoon at sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, sinasabi ko sa inyo, napakahirap mapabilang ang mayaman sa pinaghaharian ng Diyos. At sinasabi ko rin sa inyo, madali pang makaaraan ang kamelyo sa butas ng karayom kaysa pasakop sa paghahari ng Diyos ang isang mayaman. Nagtaka mga alagad nang marinig ito, kaya't naitanong nila, kung gayon, sino po ang maliligtas? Tinidigan sila ni Jesus at sinabi, hindi ito magagawa ng tao, ngunit magagawa ng Diyos ang lahat ng bagay. At nagsalita si Pedro, tingnan po ninyo, iniwan namin ang lahat at kami sumunod sa inyo. Ano po naman ang para sa amin? Sinabi sa kanila ni Jesus, tandaan ninyo ito. Kapag nakaluklok na ang anak ng tao sa kanyang maringal na trono sa bagong daigdig, kayong sumunod sa akin ay luluklok din sa 12 trono upang hukuman ang 12 lipi ng Israel. At ang sinumang magtiis ng naiwan ang tahanan, mga kapatid na lalaki at babae, ama, ina, mga anak, o mga lupain alang-alang sa akin ay tatanggap ng makasandang ibayo at pagkakalooban ng buhay na walang hanggan. Ngunit marami ang una na magiging huli at maraming huli ang magiging una. Ang mabuting balita na ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Kapag tinawag tayo ng Panginoon, ang napakahalagang sangkap ay ang malaya, pagiging malaya sa pagtugon. Madalas kasi marami tayong mga ambisyon sa buhay, mga plano sa buhay. Marami tayong mga worldly concerns, mga worldly attachment. At ito'y nagiging sagabal upang tayo maging malayang makatugon sa ating Panginoon. No? Kaya ang ating ebanghelyo ay isang hamon sa mga nais sumunod sa tawag ng Panginoon. Kinakailangan tayo ay maging malaya. Maging malaya. Naalala ko nung maramdaman ko ako'y tinatawag ng Panginoon at the age of 25. No? At the age of 25, saka ko palang naramdaman ako'y tinatawag sa buhay pagpapari. Ito'y labis kong ikinatakot sapagkat alam ko na napakarami kong kailangang talikuran. Isa na nga ay yung aking mga plano sa buhay. At the age of 25, siyempre meron na akong planong ako'y mag-aasawa. Okay? Ako'y tapos na ng college, nagtatrabaho na. So napakarami kong iiwanan. Kaya nung una, sabi ko, hindi ko kakayanin. Kaya yung initial reaction ko sa tawag ng Panginoon ay no. Hindi ako sumang-ayon sa kanyang tawag. Subalit yon, unti-unti, ay sa biyaya na rin ng Panginoon, ay nabuksan ang aking isipan. Unti-unti, tinulungan din ako ng Diyos sa biyaya ng Panginoon na unti-unti na maka-let go at magawang iwanan ang lahat. Hanggang sa after 2 years, saka lamang ko nakapag-desisyon na pumasok sa seminaryo. Nag-resign sa trabaho, iniwan ang mga human relationship, no? At nag-desisyong pumasok sa seminaryo upang magpari. At ngayon nga, eto ako, 30 years na akong pari. So mga kapatid, sa ating sarili, iisipin natin talaga imposible. Kasi nung una kong maramdaman din yung tawag ng Panginoon, sabi ko, imposible. Hindi ko kaya yan. Hindi ko kakayanin yan. Sabalit, kung isusuko natin ating sarili sa Panginoon, sa biyaya ng Panginoon, walang imposible. Na? Walang imposible. At gaya nga ng tanong ni Pedro, ano naman ang mapapala namin kung ngayong iniwan namin ng lahat at sumunod kami sa iyo? Yun nga, ang may pangako naman ng Panginoon. Ang ating iniwan ay wala ni sakaling kingan
ng biyayang naghihintay sa atin sa mga sumunod sa ating Panginoon. So maaaring hindi dito sa lupa, kundi sa kabilang buhay, sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo sa Diyos Ama para sa katatagan na mapaglabanan ng tukso ng material na bagay at katiyakan ng ating tugon. Panginoon,